Adulting tips. Let's catch up. Okay, so welcome to Let's Catch Up, a series where we talk about any topic that comes to mind. Today, we are talking about work and finances. So I'm here today. By the way, ako si Jobert Khalil, if you don't know me. And kasama ko ngayon si... Introduce yourself. I'm Sheila, if you don't know me. Nailang kita. Yan, so brief background. Magkaklase kami sa college and... we're also churchmates, and right now, gumawa kami na parang mini-series or baka maging podcast to soon. We don't know yet. Pero we are creating this series called Let's Catch Up, where we talk about random things that we want to talk about. So for today, we are talking about work and finances. So pinahaba ko lang talaga. Pinahaba ko lang talaga explanation. Una ko sinabi. Pero yun na nga. So work tayo. Sige, unahin natin work bago finances. So work. Ilan taon na ba tayo nag-work? One. Pag kinount mo yung OJT, siguro two. So yun nga, bago tayo pumasok doon, ano yung first working experience mo? Like, ano yung masasabi mong first working experience mo, yung parang corporate na talaga? Actually, nung sa amin, di ba ano, nung sa sinabi sa atin nung prof natin na ano, na we need to apply for a job as an intern. Ano yun eh, I was, parang kinakabahan ako kasi ano, hindi ko talaga alam kung paano siya. Siyempre, wala naman tayong past experience. Saka hindi rin naman ako outgoing person. So nahiya ako mag-approach. And ang funny nun kasi nag-apply ako. Ako lang yung may kasamang ano, ako lang yung may kasamang guardian. So kasama ko yung tita ko doon. Feeling ko ang baby ko noon kasi ako lang yung may same kasama. Vibes sa ano, no, yung parang mag-e-enroll ka sa college na may kasama mama. Parang elementary. Oo, so yun. True. Pero yung ano, ang nakakatuwa doon kasi yun nga natanggap, and ang mga tinanong lang sa akin ng ano, ko ano yung strength and weaknesses mo. And syempre konting kung alam mo ba yung position na ina-applyan mo. Syempre bago ako pumunta doon, nag-research na ako ng konti. So nag-prepare na ako ng isasagot ko. So yun, ano siya? Medyo nung nag-apply ako, medyo kabado, pero nakakatuwa kasi yun nga, natanggap ka kahit ano. Parang ano siya, overwhelming kasi first time mo, tapos natanggap ka. Yun. San yun? San yung company na yan? Sa ano? Talaga sabihin ko. Hindi, tinatanong ko lang ako saan. Saan siya? Sa ano? Sa Ortigas. 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 So sa akin naman, ang first working experience ko ay sa Ayala. Doon siya sa may Ayala. Basta Pacific Star Building siya. Di ko na sabihin yung company name. Pero doon siya banda. Nakalimutan ko bigla yung street. Kinabahan ako. Pero yun, ang first working experience ko, internship way back 2018 to 2019. Something like that. Full stack developer. So if you don't know us, kami ay graduate ng BSIT. So we're IT professionals. Right now, we are working as software engineers. So, yun, ang first job ko ay full stack. Sabihin natin first job. Kasi, technically, nung nasa PUP pa kami, meron na kami mga clients sa iba-ibang namin projects. So, yun yung, thankful kami kay Ma'am Almi, or yung prof namin doon. Kasi yung bawat projects namin, merong katapat na clients. So, parang meron na kaming work experience. Pero yung real working experience namin, siguro internship ngayon. And yun, ako full stack developer ako noon. Ikaw, ano yung position mo noon? Ako QA, quality assurance. Okay. Yun. So, speaking of internship, ano yung feeling nung nasa internship ka na? Ano yung parang, syempre culture shock yun. Like for example, nung nag-high school ka papuntang college, di ba parang ibang level siya? Ano naman yung parang college papuntang internship? Ano yung parang feeling, ano yung vibes noon? Ang ano kasi noon eh, ang nangyari kasi sa akin, parang ang position ko dun sa Capstone or yung sa project sa PUP ay mobile developer. So nung nag-apply ako sa internship ko, QA ako doon. So iba yung ginagawa. So talagang culture shock talaga. Wala akong idea. Pero ano naman, nung nasa college, parang
natutunan ko naman yung testing. Pero yun nga, parang culture shock talaga. Ang nakakatuwa lang doon kasi may training kami. As in, talagang tinuruan kami anong gagawin doon sa task mo, anong paano mo ipe-perform yung task mo. So yun, nakakatuwa kasi parang ano ka talaga, hindi ka mali-left behind kasi from the start, i-guide ka nila. And ano din doon, isa din sa pinaka memorable days doon is yung bukod sa work, first time kong bumiyahe. So kwento ko rin yung bumiyahe ako. Gano'ng kalayo? Kasi from Bikutan papuntang Ortigas. And first time kung ganun kalayo yung babiyahin mo. And kung hindi nyo alam, mahiluhin ako. So kapag bumabiyahe, ayoko ng aircon talaga. As in, nafe-feel nyo ba yun? Ayoko ng aircon. Kasi, ewan ko ba, parang ano siya, alam mo yun, parang feeling ko nasasakal ako, hindi talaga ako makahinga. So yun, pero tiniis ko yun ha, ilang buwan din yun. And ang ano pa doon, ang masaya doon kasi, yung company namin, kalapit lang yan yung mega mall. So, ang daming kainan. Bukod sa work, talagang after work, may ano doon, may time zone. So, naglalaro kami. Tapos, yun, kakain din. Yun yung pinaka, parang, ano mo na, reward mo sa sarili mo after mo pumasok sa internship. Yun. Sa akin naman, ang first, di ba nga, internship. So, ako, sa Ayala, ako nag-work. And, hindi ko gusto yung pauwi na biyahe galing Ayala kung taga-Bikutan ka kasi kung gets nyo to, kung nasa Manila kayo, from Bikutan papuntang pa-north, mahirap siya. Like, Bikutan pa lang, parang medyo puno na agad yung bus. Since wala kaming car, wala kaming ibang mode of transportation, bus lang ginagamit namin. Puno agad yon, so nakatayo ka na. Pag maaga ka, of course, makakaupo ka doon. So, papuntang Ayala, no worries, okay lang, nakatayo. Medyo maluwag pa yon. Ang mahirap yung pauwi. I mean, gustong-gusto ko yung experience ko doon sa internship. Pero yung biyahe, yung transpo lang talaga, doon ako nainis. Pero yun nga, yung pagpauwi kasi pag sa SM Makati ka or Ayala area, magbabas ka papuntang Bikutan or Pasaut, grabe. Alam mo yung parang, alam mo yung itsura ng train to Busan, pag dumaan na yung train tapos biglang parang puro zombie. Parang ganun yung ano, yung feeling pag mula Ortigas, sabi natin Ortigas ka, papunta kang Ayala, makikita mo daming tao, parang dagsaan sila. Totoo. Nakaka-stress. Tapos isipin mo, ikaw yung isa sa mga tao nasa labas na nagpupumilit pumasok ng bus, tapos yung bus punong-puno ng tao, yung kulang na itulak para magsiksikan. Ganun, grabe, nakakatakot. Eh, ayoko kasi mag-FX. Ang mahal ng FX eh. FX, UV. Ang mahal ng UV. Ayoko ng ganun. So, ang pinakaano ko lang, choice ko, bus. And ang mahal ng bus. Pero yun nga, yung experience ko doon masaya. Actually, kasi parang totoo yung sinasabi na sa college na kung ano man yung matutunan mo sa college, parang 5% pa lang siya ng, or yun, 2-5% pa lang siya ng experience or matututunan mo pag nando ka na mismo sa work. Kasi ako, background ko sa thesis, ako yung lead developer namin, back-end. Ginawa ko na nag-backend na lang ako. May front-end kami. Hi, Dieter. May back-end kami. Shout-out na lang sa inyo, Deets, Badet, Shai, Jace. Pero yun nga, lead ako dun. So, parang project head. So, more on management ako. Tapos, konting coding. Then, nung nag-internship na, full stack na ako. Meaning ng full stack is back-end plus front-end. So, ako yung gumagawa ng visuals, yung UI. At the same time, ako yung gumagawa ng functions. Tapos, ang kakaiba doon kasi, parang separate project ako doon sa iba kong mga kasama. So, sila, may isa silang malaking project na ginagawa. Meanwhile, ako lang mag-isa sa project ko. So, doon ako na-push na parang gawin yung full stack. So, parang mas appreciate ko siya. Challenging, kumbaga. Tapos, ang natuwa din ako kasi small lang yung company, parang startup lang kasi siya. So parang may experience mo talaga lahat. Yun yung gusto ko eh. Medyo hindi malaking company kasi feeling mo controlled ka masyado pag malaki. Pero enough about that. Doon muna tayo sa pag-apply. Huwag muna natin isipin yung about work or anything. So yun nga, ang first experience natin in a corporate job or corporate world is internship. So
Ngayon, working na tayo, of course. So, meron na tayong at least two na... at least two na experience sa paggawa ng CV or pag-apply, di ba? So, ikaw, ano yung experience mo when making your CV? Or ano yung... Paano mo ginawa yung CV mo or resume mo? Actually, ako, yung CV na meron ako noon, one page lang. So, ano lang siya, may small icon na picture ko. Siyempre, ano, medyo formal ako doon para hindi tayo jollogs tingnan. So, yun, minimal lang yung, ano, minimal lang dapat yung, ano, yung design. Hindi mo naman kasi, ano, hindi mo naman need na, ano, na parang 3 pages. Pero, ano, pero for me, wala namang masama if you want to show off or to share your achievements. Pero kasi yun nga, yung akin, yung nakalagay lang talaga doon is important information, details. So, yun, nandun lang. Ang nakakatuwa pa doon, light orange pa yung design ko doon. Kaya, medyo ano, parang kapag nakita mo, talagang matingkad. Parang ano ko na, naisip ko noon. Para pag nakita nung ano, nag-i-interview sa akin, natandaan niya ako agad. Kaya, ano. So, yun, ikaw, pa ano sa'yo? Anong design sa'yo? De, pero may question muna ako. Nag-work ba yon? Gumana ba yung ganun strategy? Oo, gumana yun. Totoo yun. Gawin niyo yun. Ay, ano, tips yun. Yun ba yung ano, ginamit mo sa internship saka sa work mo ngayon? Oo, same lang yun. Same lang yun. Sabi sa'yo, maniwala kayo, dapat medyo highlighted yung color para makikita nila. Pero true yun. Kasi di ba sinabi sa atin nung orientation namin nung pag-graduate na kami, an average employer, parang tinitignan nila yung resume mo like 2 to 5 seconds. So, kailangan in those 2 to 5 seconds, parang ma-impress mo na sila, makatch mo na yung mata. Oo. So, maganda strategy yun. Hindi ko yung naisip ah. So, ako naman, more on dun sa content yung finocus ko. In-advise sa akin nung supervisor ko nung internship na the reason why isa ko sa mga parang pinili nila is because unang-una sa resume ko yung CV, ay yung experiences. So, unang tinitignan nila ay portfolio mo. So, tinitignan nila kung ano yung mga nagawa mo na para malaman nila na, ah, ito experience tong taon to, malaking tulong to. At the same time, nagbigay din ng tips sa amin sa PUP ng orientation namin. Ang ginagawa naman ay parang ipakita mo kung sino ka as a person. Parang tinitignan din personality mo. Hindi lang kasi, yung mga company ngayon, hindi lang naman nila tinitignan yung skills mo eh. Kasi yung skills pwedeng ituro yun eh. Tinitignan nila kung how are you as a person. So, ano yung mga hobbies mo, ano yung likes mo, ganun. And, yun, sa akin naman, ang aim ko talaga nung gumawa ko ng CV, hindi ko ginagawang 2-3 pages. Kasi alam ko, ako magsa-start pala ako ng career ko and for sure, experiences ko, hindi ko mapupuno lahat yon. May iba tayong mga kaklase ginagawa na 3 pages yung resume. Pero in reality, parang 1 lang yung kailangan mo. Pag managerial ka na siguro gawin mo ng 2-3 pages, ganun. Pero starting is 1. Also, ang isa ko pa natutunan is, huwag mo na lagyan ng picture. Huwag mo na lagyan ng picture yung resume mo. Kasi parang, ang sabi sa amin nun, nung, yun nga, sa PUP no seminar nun, parang pwede siya maging cause ng bias. Like for example, yung recruiter, nakita niya yung picture mo, ganun, tapos parang may naalala siyang tao na ayaw niya, parang magiging negative sa'yo yun. Pero at the same time, kung wala namang picture, parang walang against sa'yo. Pero yun nga, advice sa amin, kahit huwag ka na maglagay ng picture, okay na. Pero sa akin, may picture yun. Ang inuna ko talaga, ang pinaka makikita mo, yung pinakamalaking part dun sa resume ko ay experiences ko. Ano na yung mga nagawa ko. Then next, kung ano yung mga skillset ko, ano yung mga kaya kong gawin. Ano pa yung hobbies ko, ganun. Yun yung nilagay ko. Then yung pinaka-important ay yung information ko, paano nila ako makakontak. Then lastly, some references if ever gusto nila makilala ko na hindi point of view ko. So yun lang yung nilagay ko dun. So far, nag-work naman, nakailang applications. Pero siguro sa interview ako nag-fail doon, hindi sa resume or CV. Ano pa? How did you apply sa work? Paano ka nakapaghanap ng work? Saan ka tumingin? Paano ka pumunta? Ganon, ganyan. Sa work ko ngayon, tingin ko hindi ako nag-apply. Kasi ano, kasi after grad, ang plano ko talaga magpahinga muna for a month. And I think, ano siya, yun, after graduation, sa ano kasi, sa PUP, pag graduating student ka, meron kang need, parang meron kang need job to complete. Fair. Oo, yun. Job fair, parang 10 companies
ata na need mapasa ng CV doon. So, isa doon sa company ko ngayon, yung napasahan ko, tsaka tumawag sa akin. And thank God kasi tinanggap nila ako kahit di ako prepared. Kasi ano pa yun nun eh, hesitant pa akong ano, pumunta doon sa interview na yun. Kasi parang, parang ano siya, parang mabilisan. So, ang sabi ko noon, pag ano, kapag nakapagpaprint ako ng CV ko, pupunta ako. Pero pag hindi, eh, may classmate kami, nakasabayan ko din. So, sabi nila, punta daw kami. Eh, din, pumunta kami. Thank God, nakapasa. Yun. Yun. Sa akin, medyo unfortunate yung pag-apply ko. Ito, mahaba pang kwento to. Kasi isa ako sa mga, kung gusto nyo malaman, isa ako sa mga huling nagkaroon ng trabaho sa amin. Like, sila nagkaroon sa, gumraduate tayo, what month? May? May 16. Yung iba, May pa lang, may trabaho na. June, July, halos lahat na. Ako, August. Like, 2 months akong tenga. Tapos, yung iniisip ko nga nun, as in, parang nagkaroon ako ng self-doubt na iniisip ko, parang, magaling ba talaga ako? Yun, iniisip ko yung, grabe kasi, lahat kayo may work na to sa ako wala pa. Iniisip ko, anong mali sa akin? Pero yun kasi, yung una, yung sa job fair namin nun, parang hindi ko nakompleto yung 10. Parang, sabi ko nun, sige, hapon ako pupunta kasi dagsaan ng tao doon, ayoko. So, medyo late lang ako pumunta ng konti. Tapos nag-start na ako. Then, biglang nung kalagitnaan na, parang pinatawag ata yung org natin para sa meeting or something. Parang ganun, parang napunta kami sa meeting. Tapos, so sabi na, sir, hindi pa namin tapos yung job fair, hindi pa kami kumpleto, ganun. Okay lang daw, i-hold lang daw, ganun. Tapos dumating kami sa point na pagdating namin, wala, nasarado na lahat. So, wala akong medyo na-apply yung dalawa lang ata or tatlo. So, hindi ko na-applyan yung company actually nila, Sheila. Hindi. So, ayun ako, naghanap ako. Ako, ang way ng paghahanap ko sa websites, online. Apply ako sa LinkedIn, yung mga job posting doon, JobStreet, etc. Sobrang dami. May isa pang ang weird na one point may tumawag sa aking college. Sikat na college, pang mayamang college, na apparently meron silang business side. Na parang nakuha nila somehow yung info ko, yung resume ko, then in-invite nila ako para mag-apply. Pero nakakatawa doon, yun yung nakakatawa kong interview kasi 2 minutes lang ako doon. 2 minutes? Alam mo yung parang, siguro doon ako nag-fail sa 2 minutes yun. Parang ang ganda ng resume ko, tapos parang na-let down sila sa pinagsasabi ko. Ewan ko. Pero 2 minutes lang siya, tapos na. Yun na yun. Pero ayoko din naman nung job kasi ayoko nung oras actually dun. Pero hayaan na natin yun. Tapos ang dami kong in-applyan actually. Nag-apply ako online, nag-apply kami sa, umikot kami actually sa BGC, naghanap kami personally. Saka physically, dun sa mga companies. And ang natutunan ko dun, pag pumunta ka mismo sa isang company, nag-apply ka dun, mas malaki chance mo na tawagin ka. Kasi parang pinapakita mo na parang malaki yung interest mo. I remember 3 kami, magkaklase, nag-apply kami sa isang company. Tapos, yun, nag-apply kami, nag-send kami ng ano, pumunta kami doon, binigay namin yung resume namin. So, parang hindi kami nakapunta agad ng interview kasi parang i-screen pa yun, of course. Tapos, meron naman kami mga online application. And then, ang nangyari, parang after ilang oras lang, may tumawag na sa phone ko. Taray! Tapos, hindi ko nasagot kasi nasa sinihan ako noon. Sabi ko, wala tayo na pala. Sige, manonood na lang ako sine. Tapos, yung pala, employer na siya. Tapos, sabi ko, hala, hindi ko nasagot. Kasi, di ba, random number lang. So, yun. Tapos, tumawag din sa mga kaklase ko. Tapos, yun. Nasagot nila. Yun nga yung company. So, hinintay ko ng after 2 days, tumawag ulit. So, yun yung parang almost successful ko na job interview. Yun yung parang papasukan ko na dapat na company. Actually, ano yun eh, pasado ako hanggang final interview. Ang nangyari lang, parang kinancel nila yung job posting. So, parang hindi ako in-update. So, naghintay ako ng 4 weeks, tapos walang balita sa akin. Akala ko na naman failed kasi ang dami ko ng failed applications. Pero yun, yung current na work ko ngayon, nag-apply ako sa LinkedIn. Tapos, na-invite ako para sa interview, pumasa ako, and ayun, nandito na ako. Malaki talaga tulong ng ano na mga online website, nakakatulong talaga. Oh, parang kung gusto nyo lang talaga makapasok sa isang company, ini-aim nyo, puntahan nyo, physically, pasa nyo, kasi parang papakita nyo interest nyo. Pero wag yung masyado intrusive na tatawagan mo sa phone, tawagin mo yung officers nila, ganun. Parang pakita mo lang kung
na gaano sincere ka ka talaga. interested ganun. Like gawa kang cover letter or something. Ano pa? How did you find the jobs you applied for? Yun, sinabi ko na yun sa akin eh. Ako LinkedIn, eh. Work. Ano ba? There. Ay, interview. Yun, pag-usapan natin interview kasi ako madami ako kwento dyan. Paano, ako, paano ka nag-prepare sa interview mo? Ako hindi. Wala, di ba nga, yun nga, wala akong preparation kasi parang nag tumawag sa akin tapos kinabukasan pumunta agad ako. Tsaka ano yun, ang nangyari doon, parang mag-exam ka muna. Ang unang examination mo parang through parang logic ganun tapos meron ding test for your voice. Akala ko pa nga nun ano ako magiging call center ako. Pero kasi may ganun may ano siya may no shade sa call center ah pero oh, kasi oh, parang wala, ang team namin niya, software pero, engineer. Oo. Oh, oh, so, siyempre gusto mo namang makuha yung ano yung career na gusto mo. Kasi so, hindi yun, lang medyo clear yung job posting na parang in-invite ka lang mag-apply. Hindi talaga so, siya kung ano yung mo. Hindi siya sure kung ano yung position na ano mo. So, nagtataka ako nun kasi bakit may ano, may parang bakit may test for voice or kung malino ba yung ano mo. Pero yun, ano naman, thank God kasi nakapasa ako nun sa dalawang exam na yun. Tapos after nun, ang tagal namin nag-antay kasi parang the whole day, umaga kami pumunta doon. Tapos parang mga 4 p.m. na, hindi pa, parang ini-screen pa kung sino yung papasa for HR interview. Tapos, ang nangyari, parang after 30 minutes ata, di ba 4 p.m. na, so mga 4:30, so yun, tinawag yung name ko for HR interview. Ang nakakatawa dun, kasi pinag-explain niya ako lahat. So, medyo mali-mali pa ako dun, kasi English pala dapat pala. So yun, nag-Tagalog ako nakakatawa. Pero yun, ano naman siya, natanggap niya naman yung yung Taglish ko noon. So tinanggap niya rin yung pag-English. So huwag kayong mahiya pag ano, pag sa English nyo, di naman 'yan ano, nasa Pilipinas tayo. Pero 'yun, and wala talaga akong preparation kasi stock knowledge na lang. So kung ano yung ano, maganda talaga kapag ano, kapag parang ano mo 'yan, i-refresh mo yung mga pinag-aralan mo. So 'yun ako, 'yun yung ano sa akin, parang wala talagang preparation. Ikaw ano, anong preparation? May dalawa akong magandang, or tatlo, sabihin na lang natin yung isang fail ko, yung isang almost na parang dinecline ko somehow, and isang, yun, yung pinasukan ko. So, una yung fail. So, di ba nga nagkaroon kami ng seminar, parang career seminar sa PUP, parang hinanda kami. Tapos, nag-invite sila ng companies actually para magkaroon ng mock interviews. So, mock interviews, ang galing ko. As in, hindi ako nagmamayabang pero ang galing ko, natuwa sa akin yung employers, parang impressive, parang sabi na, sige, gusto ko na i-hire, parang gano'n, pero hindi tinuto, parang gano'n. Pero yun nga, na-impress sila. So sabi ko, sige, kaya ko yan. Magaling naman ako sa interview, kaya ko yan. Sige, G. And meron akong ano, may, hindi sa pagmamayabang, pero siguro nakakataas din na may honors ka sa pag-graduate. So sabi ko, mas mataas chance ko for sure. Pero yun nga, huli ako sa nagkaroon ng job. Pero yun, una kong fail. Yun. So una kong fail, ito yung nangyari. Application siya, isa siya sa parang gusto kong company na pasukan actually. Kasi para siyang company na parang Facebook. Meron silang isang website or software na sa kanila mismo na ginagamit ng madaming tao. And then, at the same time, nagde-develop sila ng software para sa iba. Kasi di ba yung ibang company, gumagawa sa software para sa other businesses. Sila, meron sila sariling product. So, alam mo, legit na mga software engineer sila. Pagpasok ko doon sa office nila, parang legit. Alam mo yung pang software engineer, yung mga may gaming, may... O yung parang pang leisure na parang may i-enjoyin yung mga software engineers. Parang ganun. Ang unang step doon ay actually coding exam online. So, pag pumasok ka doon, bibigyan ka ng exam, kailangan mo 100% mo. Guess what? Na 100% ko. So, tumuloy ako. The next, nag-apply ako as software engineer. Tapos, binigyan ako ng pointers to review. Binigyan kami pointers to review para sa technical interview namin. Pag pumasok doon, diretso na sa final, then pasok ka na sa work. So, yan, nag-review ako. Nakita ko yung mga topics. Sige, nag-review ako. Feeling ko, ready na ako. The moment na dumating doon, binigyan ako ng paper and exam. So, sinasagutan ko isa-isa.
Para magmukhang matalino ako, tinignan ko pa isang question. Sabi ko, sige, gagawin kong elaborate yung code ko, mas maganda yung code. Gumamit ako ng recursion, girl. Recursion pa yun. So, yun, gumawa ako ng ganun. Ang nangyari, bagsak-bagsak ako sa technical. Kasi yung nag-interview sa akin, dalawang parang lead software engineers or something. Ang ginagawa na, maganda yung interview na actually. Kasi sasagutin nila yung mag-uusap kayo kung ano yung mali dito, parang isosolve nyo, gano'n. I-correct nila yung mali mo. Yun yung first interview ko. So, parang full of myself siguro ako noon. Tapos sabi ko, kaya ko to. Pero nung sinagot ako na, sabi ko, oh, kaya ko naman. Tapos nung unti-unti na ako in-interview, parang alam mo yung mas gisado ka pa kaysa sa thesis nyo nung ginigisa ka. Ganun yung feeling ko, mas malala. Kasi parang, alam ko naman yung mga sagot, pero hindi ko siya masagot. Yung parang, ano nangyari sa akin? Yun, so ang daming tanong na parang super specific para sa software engineer. Like, tinanong sa akin yung, alam mo ba yung mga error codes sa web development? 1xx, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, hindi. Yung, tawag dito, yung layers, yung 7 layers, di ba? Yung, alam mo yon, application layer, ganun, tinanong din yon. OOP, tinanong din. Sobrang daming technical na tinanong. Super. Alam mo yung parang nag-apply ako ng junior, parang, ewan ko, para sa akin, parang mid-level yun. Sobrang hirap niya sa akin. Parang isang kaklase lang namin ata makakasagot. So, kinabahan ako. Sabi ko, wala na. Talo ako dito. So, yun yung gusto ko sana pasukan. Kasi, free lunch yun eh. Yun talagang gusto mo eh. Oo, free lunch yun. Pero yun nga, second naman na in-applyan ko, yun yung kinuwento ko, pinuntahan namin. Umabot ako sa pinaka-final na interview. 4 weeks, walang nangyari. And then lastly is yung pinasukan kong work. Maganda naman yung benefits, maganda naman yung salary. Umabot ako dun sa point na technical interview. So alam niyo yung skills namin. Kabado ko nun, 2 questions lang pero na-trauma na ako dun sa una kong interview. Sabi ko, pag to nag-fail, saan ako mag-work? So yun. Oh, naghanda talaga ako kasi gusto ko talaga Pero afternoon parang feeling ko parang gisado ko. Sabi ko, wala, bagsak na naman ako dito. So, last resort ko ay yung company nila, Sheila. The reason why last resort parang ko siya. Parang last option mo yung company namin. No offense, pero the reason why siya yung last resort ko kasi madami na sila doon. Madami mga kaklase ko, like 50% nandun. So, parang feeling ko, it's time to have new faces naman. Na parang... same company kami. Pag ganun. SIT, 5-1 na. 5-1. So, iniisip ko na parang, sige, kung lahat sila nakapasok doon, knowing na makaklase ko sila, siguro naman makakapasok din ako doon. Ganun na ako ka-desperate noon. Kabado pa rin ako sa GC namin. Sabi ko, mag-apply na ako dito sa ano nyo. Sana makapasa. Hindi, makakapasa ka niyan. Sana makapasa. Kasi trauma-trauma na ako sa dami ng failed applications ko noon. So, yun nga. Yung sa kanila kasi, the way they hire you, madaming test, di ba? Logical, ganun, voice. Umabot ako sa HR interview and nakita nila yung resume ko. Nakita nila yung honors ko, natuwa sila, tinignan nila, magkakaroon ka ba ng proof or something para dyan sa Latin honors mo, ganun. So, sabi ko, yes, ganun. Tapos, ang deal breaker lang, may question sa pinakasimula na interview nyo, di ba? Kung willing ka mag-work everywhere, anywhere. Willing ka mag-work anytime. Preferences mo. Nakasulat lang do preferences. So, iniisip ko na pag sabihin kong hindi, eto hindi nila ako ilalagay doon. Pero, ang nangyari, deal breaker pala yun. Dahil ayokong malipat ko saan-saan, hindi na nila tinuloy. Nandun ako sa final interview, sabi na, hindi na lang natin itutuloy. Sabi ko, okay. Okay. So, kinuha ko na yung opportunity do sa current job ko ngayon. Which is, di ba? Ang kulit eh. Pero ayoko lang kasi nung nakwento ko na sa inyo na ayoko nung travel ko sa Ayala. So, okay lang sa akin mag-work, pero yung transportation, yun yung nakaka-drain talaga sa pag-work. So, ayoko mapalayo ng bahay. So, ayun. Ano yung realizations mo ngayon nag-work ka na sa company mismo? Ang daldal ko, no? Naka ilang minutes na tayo? 33. Ano bang ko?
Ano bang realization? Ah, ito, wag kang mag-overwork. Yung bang ano, yung shift mo, kunyari 8 a.m. to 5 p.m. dapat. Dapat 5 p.m., out ka na talaga, no work related ka nang gagawin. Unless needed talaga, yung talagang need mo mag-support. Pero yun, kapag wala naman talaga, ano, wag na, mag, ano ka na, parang self-time mo na yun. Kasi masyadong, ano, parang naluto na yung brain mo eh, sa loob ng 8 a.m. to 5 p.m. mo na shift. So, kapag 5 p.m. na, talagang out na. Wag ka nang mag-work. Kasi parang time mo na yun para sa sarili mo. Tsaka, natutunan ko din na mag-adjust. Talagang super adjust. Kasi, hindi talaga ako talagang ano eh, parang alam mo yung makakausap sa ibang tao. Ano siya eh, natutunan ko sa work ko ngayon, makihalubilo sa iba. Talagang yun, nakakatuwa kasi naging ka-close ko yung mga kasama ko sa ano, sa trainings. So yun. And another thing talaga, yung mga nagsasabi na ano, na ayaw nila sa toxic environment. Para sa akin kasi, ano eh, it's how you handle yourself sa situation na yun. Hindi porket ano, kunya hindi mo naman masasabi na toxic yung environment kung hindi ka toxic. Parang hindi ka ano, hindi ka alam mo yon, yung ikaw mag-handle sa sarili mo na nakakainis na nga yung mga coworkers mo or kung yung task mo, pero naiinis ka na rin. So, parang nagiging toxic ka na rin. So, huwag ka magpapadala sa ganun. Yun, isa yun sa mga talagang super na-realize ko kasi syempre, natural talaga na maraming task kasi trabaho yun eh. Pero, yun talaga yung ano, yung sa mga na-realize ko talaga na dapat din feel ko na ano, na malaman nyo. Kasi, ano eh, parang ang dami nagsasabi kasi na, sa ano, sa mga gantong company, talagang toxic yung environment, huwag kayo dyan. Pero, yun, for me, paano natin i-handle yung sarili natin sa situation na yun? Ikaw, anong tingin mo? Anong mga na-realize mo habang nag-work ka na sa current company? Yung una, ako kasi binavalue ko yung time ko. Kasi naman talaga, we are paid by the hour. So, oras natin yung binabayaran. Minsan kasi iniisip natin na parang when we work, parang we owe the company to, ano ba yun? We owe the company to work. Parang iniisip natin na parang yung slave tayo sa salary, hindi siya ganun. Actually, it's a collaboration. So, pag alam mo yung value ng oras mo, alam mo rin kung kailan ka dapat titigil. Yes. So, that's ibig sabihin nun na parang, kasi minsan, inaalaw mo na ma-push over ka ng ibang mga, ano eh. So, like for example, pag ako, pag lampas na sa oras ko, and alam kong work-related yon, hindi ko yung sasagutin. Unless true. Urgent siya. Unless urgent. Pero kung hindi naman urgent, hindi ko na ano yun. Like, gagamitin ko yung oras ko when needed, pag work hours. Tapos naman, kami yung team namin actually is, siya lang yung nag-iisang laging OT or nag-iisa or isa sa dalawang laging OT sa company namin. Yung oras namin, binavalue pa rin yun. Like, sa amin may setup kami na minsan OT pay siya, minsan ano, minsan offset. Depende. Pero ano siya, parang agreement namin within the team. So, kami offset. So, ako, madami akong offset ngayon na pwede kong gamitin anytime. Kasi, lalo na, ano siya, advantageous sa akin. Kasi, meron ako iba-ibang mga ginagawa sa buhay na pwede kong gamitin yon anytime I want. So, ang kailangan ko lang na, eto yung oras na nakain nyo sa akin. Gagamitin ko to when I need it. And hindi nyo pwedeng hindiin. Kasi nga, oras ko yun eh. Kung hihindiin nyo yun, babayaran nila yun, di ba? So, yun nga, be careful on your sa time niyo. Dapat alam niyo when to work and when not to work. And another one is yun nga, yung scale kasi ng company nila Sheila dito sa Philippines ay large. Parang malaking company sila. Sa akin kasi nag-work ako sa internship, startup siya. Maliit lang. Like less than 10 people. Then yung ngayon, kaka-start international company siya. Kaka-start niya lang 2 years ago, 3 years ago dito sa Philippines. So, medium scale lang siya, ganun. And gusto ko yung environment na ganun kasi nga, chill lang. Hindi masyadong strict pagdating sa HR, ganun. Like, parang hindi ganun katindi yung rules na may sanctions and everything. Okay. Medyo chill lang kayo. So, like for example, okay lang pumasok ng
medyo malate ka, basta mapuno mo yung 8 hours mo, may mga ganun kami. Like, sige, kain ka lang dyan, ganun. Chill lang kami, actually. And masaya, parang, yun nga, parang pamilya talaga yung company. Yun yung natutuwa ako. Hindi siya yung sinasabi na iba na toxic, yung parang dami nagsusumbungan, ganun. Yun, chill lang kami. And another one is, kailangan pinupul mo rin yung sarili mo. Yun yung na-realize ko. Kasi ako, nung internship, parang may isa akong part na natagalan ako gawin. Kasi parang ang hirap sa akin yung learning curve. Like, parang tinatamad ako mag-aral. So ngayon, mas pinupush ko na. Kami kasi madami kami technology na inaaral. So ngayon, pinupush ko yung sarili ko na I got to learn this quickly. Parang ganun. So, ano naman? Realization sa work. I think okay na tayo sa work, no? Parang pag-usapan naman natin yung kung bakit tayo nag-work. Pera. Of course, nagbibuild kami ng career, ina-enhance namin yung skill namin, pinapractice namin, pinag-aral namin. Pero of course, kaya kang nag-work kasi binabayaran ka and kailangan mo yung pera para bayaran yung expenses mo. Which takes us to finances. So, pagdating pag-usapang work and at the same time finances, ang unang lalabas sa utak mo kung hindi payday ay pecha de peligro. Tama, di ba? Pecha de peligro. Ikaw, Sheila, ano yung pecha de peligro moment mo or pecha de peligro experience mo? Very really. Wait lang. Sige, magsalita ka muna saka ko sasabihin yung alam ko sa'yo. Kasi ganito yun. Diba ano, diba first parang 1 month pa lang kami sa ano sa company. So may training pa kami. And ang layo talaga nung ano nung bahay namin sa pagte-trainingan namin na lugar. So kami nung mga classmate ko, pare-pares kasi kaming natanggap dun sa company na yun. Sa company namin ngayon. And yun, bali nag-rent kami ng ano ng apartment. So sa ano 'yun sa Cubao. So Bikutan to Cubao, imagine. Kung babiyahin mo araw-araw. So 'yun. Ang ginawa namin, bumibili na kami ng rice. Talagang alam mo 'yung ano na, super tipid na talaga, parang Monday ito 'yung ulam namin, Tuesday ito 'yung ulam namin. Tapos parang ano siya, talagang bibili kami ng bigas. Kahit kayong bigas sa bahay, dinadala ko na talaga para makatipid kami. Ang mahal talaga nung ano namin, nung rent namin sa apartment. So, yun talagang petsa di peligro talaga. Yung parang, bawal ka nang makaapak ng kamatis kasi wala ka ng piso. Parang ganun kaya yun. Nakakaano. Parang nakakatawa na lang alalahanin. Pero, yun. Major naman kasi kay Sheila, di ba? Nagre-rent kasi kayo nun. Tama? Oo, talaga. Yun yung malaking kumakain ng pera nila. And knowing Sheila kasi, si Sheila kasi, simula pala nung kaklase ko siya, alam ko na, na pag may pera siya, mauubos niya agad. As in, zero lahat. Sinulungan ko siya before sa finances niya. Sabi niya, wala siyang maipon. Tinignan ko, ang laki ng maiipon niya. Sa totoo lang. Kasi ang sarap niya lang ng alam. Hindi niya lang alam kung saan napupunta. Ang sarap ng samgyu po. Ayan tuloy. Naubos na. Yun. Ako kasi, background ulit sa akin. Kami, nagkaroon kami na, for the longest time, ng trouble sa finances. So ako, I have to be smart with my money. Like, meron akong ipon. Like, natutunan ko na yung discipline ng pag-ipon. At least, somehow. And nung pag-graduate ko kasi, as in bankrupt na bankrupt family namin, and sobrang hirap kasi ng life. So, natuto ako agad na dahil doon, kailangan ko lumipat agad. Nung nagkaroon ako ng work, kailangan ko lumipat agad just to escape the expenses and kailangan ko maging wise sa finances ko. During the time na magsa-start na ako mag-work, mga napapanood ko ng mga video sa YouTube more about finances, how you do this, you do that. And kung paano ako mag-budget. So, I can safely say na wala pa ako so far na naging pecha de peligro. Kasi alam ko yung mga kailangan kong asikasuhin and hindi ko hinahayaan ma-over ako. So, yun. Yun. Ibig sabihin nun, kung hindi ako nagkaka-pecha de peligro, ibig sabihin, meron akong way to budget or to manage my finances, di ba? And how do we manage our finances? Sige, Sheila, ikaw muna. How do you manage your finances? Before, ganito. Before,
ang ginagawa ko, syempre may tithes kami. So, sa church kasi may tithes. So, true. 10% yon ng salary ko, tinatabi ko na yon. So, the rest, ang ginagawa namin, syempre nag-rent kami, di ba? So, yon 8,000 yung rent namin. Sinabi ko na, ano ba yan? So, yon ang gina 8,000 each kami, or 8,000 so, lang? Kayo? Ang, ano kasi yon may, parang may down payment. Pero yon a month, 8,000 na siya. Kayong tatlo or tigi-isa kayo 8,000? Ganito kasi, nung una, tatlo kami nun. So, yung pangalawa, dalawa na lang kami, oo. So, okay. Yun nga, naging 8,000 na lang siya. Kala ko yung mga premium condo na mahal eh. Mabigat pa rin kasi ano, ang mahal talaga nung ano, nung kuryente. Iba kasi yung ano nila, iba yung billing, iba yung reading pala, I mean. Iba yung aircon reading nila sa ano. Aircon talaga, kaya... Yun, medyo nagsisisi na kami, pero hindi na natin mababalik. Share ko lang, bill ko ngayon 200 lang. Sana all. Pero yun, ang ginagawa ko, ngayon naman, yun yung before, talagang ubus-ubus talaga, walang natitira. Walang akong ano eh, parang, alam mo yung ano, masayang-masaya na ako kapag nakabigla ko ng milk tea sa isang sweldo namin. Sa isang payday, eh parang isang ano namin, cut-off. Tuntuwa na ako nun. Pero ngayon, since quarantine, masaya. Kasi dami pera. Tsaka natutunan akong talagang magtipid kasi yun nga hindi tayo bumabata, talagang kailangan mong magtipid. And yun, natutunan rin akong mag sa saving. Syempre tinutulungan ako ng mga kaibigan ko, isa na yan si Manong, tumutulong ako, magtipid ka na, mag-ano ka na. So yun. Question, na-apply mo ba yung ginawa kong budget sa iyo dati? Oo, actually ginawa niya ako ng budget plan. Tapos yun, na-apply ko naman siya ng mga isang buwan. Mga dalawang buwan. Tapos in-enhance ko na lang para sa... Siyempre, iba naman yung expenses ko na lang ngayon. So yun, nakakatuwa kasi. Yun nga. Talagang natutunan kong mag-save. Yung ano yun eh, parang maka-ano din siya eh. Parang ang isa sa mga tip ko na natutunan ko, na ginagawa ko rin ngayon na gusto kong i-share, ay... magkaroon ka ng emergency plan, parang emergency budget. Kunyari, pwede mo siyang 6 times ng salary mo. So, yun, para pag in case na merong emergency na mangyari, may pagkukunan ka. So, yun. Yun talaga yung pinaka ginugol ko ngayon. Hindi ko pa siya nagagawa, pero ginugol ko naman. So, yun, ikaw. Sige. Ito yung sa akin. So, medyo technical ako. Dahil kasi tinulungan ko si Sheila noon kung paano gawin yung finances. So, kayo kung nag-iisip kayo kung working kayo or wala pa kayong way how to budget your finances, eto yung pinakaunan yung dapat tandaan is spend what you have after saving. Yun yung pinakauna. Dapat yung panggastos nyo, yun yung natitira after nyo mag-save. Hindi yung save what you have after save after spending. Yun yung pinaka no-no kasi yon. Kasi ang nangyayari dyan, parang, sige, gastusin ko lang kung ano matira. To the point na ang mangyayari doon, konting-konti lang yung may ipon mo pag ganun. Ganun yung, ano ko eh, yung behavior ko before sa college. Sabi ko, sige, may allowance ako, gastos lang ako, tapos after nun, isa-save ko yung matitira by the end of the week. Which is ang nangyayari, hindi ako makaipon-ipon na malaki. Laging nauubo siya, ganun. So, dapat may separate budget ka. So, ano yung mga budget na yun? Like yung sinabi ni Sheila, is emergency fund. Para ma-determine mo kung ano yung emergency fund, una, kailangan mo malaman ano yung expenses mo monthly. So, me living alone, inalam ko magkano ang rent ko every month. Plus, magkano ang electricity ko, estimated, magkano ang water and internet. And then, ano pa monthly expenses ko? Grocery, laundry, kung ano pa. Yun yung mga expenses na hindi ko siya mababago. Kasi, yun nga, ano na yun eh, basic expenses, walang mababago doon. So, alam ko na kung magkano yung nagagastos ko. Plus yung tithes, which is 10%, hindi ko pwedeng galawin yun. Us being Christians, 10% of our income, hindi para sa amin yun, para kay Lord yun. So, hindi, non-negotiable din yun. So, alam ko na kung magkano yung gagastosin ko every month, magkano yung mababawas. And then, after that, yun na yung expenses ko, kinakalculate ko yun. Sige, sabihin natin 10-11K ang expenses ko a month. Kailangan meron akong maipon na emergency fund, which is 3 to 6 months.
nung emergency, nung expenses ko. Which is, ang ibig sabihin nun, sabihin natin wala kang trabaho for 3 months, 6 months. Hindi ka mamamroblema kung saan ka kukuha ng pera pambayad sa expenses mo. Dahil nga, covered na yon. So ako, nag-build out, nung nag-start ako, nag-build out na agad ako ng emergency fund. Like, kumukuha ako ng X amount of money mula sa sweldo ko na doon ko lang pupunta, ipupunta. And hindi ko siya gagalawin ever. Gagamitin ko lang siya when emergency, na ospital, nawalan ng trabaho, or something like that. Yun lang. Sana wag magamit. Yun. Nagamit ko siya actually. Nung lilipat na ako, yun nga, nung lilipat na ako kasi medyo sudden yun. So wala akong time na mag-ipon to the extent na kailangan ko. Luckily, may emergency fund ako na kung ano yung kailangan ko, nandun. So yun lang yung time na ginamit ko siya. And ngayon, nagbibuild na ulit ako. So, ang maganda dun kasi, pag may emergency fund ka, malaki yung feeling ng relief. Na pag sinabi mo, mawalan man ako ng trabaho bukas, safe pa ako for 6 months. Kailangan meron ka nun. Pangalawa is, mag-save ka din ng separate. Nag-save ako ng separate for things na gusto kong bilhin someday. Or parang other, ano ko, parang extra money ko yon na pwede kong bilhin sa kung ano man luho ko. Pero sa kanya yun. Tapos meron pa akong added pera pang support sa family. Ganon, Filipino culture, alam niyo na yun. Ano pa? Iba-iba pa. So, hati-hati yung expenses ko, actually. And, let's say sabihin natin yung personal savings ko, ubos na siya, may gusto akong bilhin, hindi ko gagamitin yung emergency fund or any funds ever. Ang mentality ko, never. Hindi ko na siya magagamit. Wala akong pera. Ganun agad. Although may pera ako sa ibang funds ko, hindi ko siya pwedeng gamitin. Kasi nga, kailangan may discipline ka nun. No, so, yun yung dapat maintindihan. True. So, pumasok na nga tayo sa savings, di ba? So, ano-ano yung mga savings na meron ka? Ako, nagbibuild ako ng emergency fund, yun yung una, na kailangan ko makumpleto. Pag nakumpleto ko na yun, I'm free to spend on anything, like investments and other things. Personal savings, yun naman yung personal savings ko. Ay, also pala, also, nakalimutan ko, may business pala ako. So, may sideline ako na photographer, ganun. So, meron ako minsan na mga trabaho. So, separate din yon. So, of course, may 10% mula doon sa kita ko doon ay tithes. And then, meron pa ako iba-iba doon. Pero yon, hindi ko siya ginagamit pang gastos ko basta-basta. Like, yun naman, hati siya by percentage. Like, sabihin natin 50% mapupunta sa investment ko sa business kong yon. Doon lang siya, hindi siya magagalaw ever. 45% sabihin natin mapupunta sa future investment, sa ibang investment naman, like stocks or something, hindi ko siya pwedeng galawin. So, yung kita ko sa sideline ko, purely hindi ko siya nagagalaw. Like, sabihin natin 2% lang nun, ang pwede kong gastusin sa gusto ko. Ganun lang siya. So, ikaw, ano naman yung mga savings na meron ka? Ako, binibuild ko rin yung emergency fund. And meron din akong, meron din akong personal savings. Nahirapan akong mag-apply sa bank, kaya ang gamit ko ngayon, GCash. Talagang sobrang grateful ako sa GCash. Talagang laking tulong niya sa akin. So, yun. And, yun yung, yun pa lang yung meron ako. Personal, tsaka emergency fund. Yun pa lang yung binibuild. And, meron din akong business. So, yun. Meron akong, dalawa kami actually nung best friend ko. So, meron kaming tinitinda passion ko din siya kasi mga abubot, mga girly-girly stuff. Necklace, tapos mga hairpins, and keychains, mga ganun. So, product shoot. Product shoot. Sample. So, yun. Pwede and, na tayo mag-collab. Product shoot anytime. Sometime. So, yun. Ang sa stocks naman. Dati nag-stocks din ako. Bitcoin, tama? Bitcoin. Kaso, medyo kasi... Stable or something? Oo, parang sudden kasi yun. Tapos parang hindi ko gano'n naaral. Pero kung kung talagang binabantayan mo siya, talagang matututunan mo naman. Pero yun, sabi ko, kapag stable na yung yung mga funds na meron ako. So, babalik tayo doon. Yun lang naman sa akin. Sige. Ikaw. Balikan natin mamaya yung investment, insurance, and stocks. Ang gusto kong isingit muna natin ay credit cards and debit cards. Kasi yung medyo malaki ko ang parang medyo tabu yun sa Pilipinas, no? Parang hiyang-hiya sila or parang takot sila sa word na credit. Pag may credit, ha? Pero so, wala akong credit.
Yun nga. Debit card, yun, debit, yung pera na meron ka. So, credit card, yung pera na wala ka, na iuutang mo. So, dito sa Pilipinas, ang laki ng culture na takot ang tao sa utang. Kasi, delikado pag nabaon ka sa utang, of course, di ba? Mahirap bayaran yes, yun. Totoo yan. Lalo na may interest. So, dito, I think magandang platform to na pag-usapan natin ano yung credit, ano yung utang. Meron bang good credit or good utang and bad utang? So, kailangan natin maisip yun. Yeah. Ikaw, ano yung, pag sinabing credit, ano, bago ka explain, ano yung naisip mo? Sa akin, for me, hindi siya bad, pero dapat, kasi may discipline ka din. Alam mo yung ano, sa'yo ko ito natutunan actually. Sa'yo ko ito natutunan. Yung credit kasi, pwede kang gumamit ng credit card kung ang bibilhin mo ay may babalik sa'yo. Kunyari, kung bibili ka ng car, hindi mo siya gagamitin for once. Pwede mo siyang gamitin for grab or for pwede mo siyang gamitin for kung ano man na talagang kikita din. Hindi yung ano lang, hindi yung tenga lang, talagang mag-spend ka lang ng money, yun. Pwede mong gamitin yung credit card. Pwede ka ding gumamit ng credit card or debts or loan in ano, oo, diba? Yun. Loans, loaning. So utang. Yung ano naman, yung debit naman kasi own money mo yon. Para siyang ano, parang niloload mo yon sa bank. So kapag wala ka ng money, pwede mo nang gamitin. Pero kasi sa'yo yon. So kapag wala na naman yung debit card mo, wala ka nang gagamitin kasi di wala ka namang nilagay. Yun. Yun yung ano ko doon. Kasi so, yun nga. So, debit, hindi natin kailangan masyadong pag-usapan yun kasi yun yung pera na meron ka. Okay na yun. So, dun tayo sa utang. And common misconception kasi pagdating sa utang ay masama ang may utang. Ako, for the longest time, ganun yung iniisip ko. Like, alam mo yung mga installment plans sa mga cellphone, sa Globe, Smart, iniisip ko masama yun kasi dapat magbayad ka lang for something na meron ka. Like, for example, kung may pambili ako ng phone na yan, saka ko lang siya bibilhin. Ako lang bibilhin ako. Oo. Pero ngayon, naiba na yung perception ko doon. Kasi, first of all, meron tayong tinatawag na good debt and bad debt. Good utang and bad utang. So, ano-ano yun? Ang bad utang ay yung utang mo na ginastos mo lang pero wala ka nakukuha. Something in return, yung in-explain ni Sheila. Like, for example, gusto mo yung sapatos na yun, wala kang pambili, ginamit mo credit card mo, or kahit ano, nangutang ka ng pera para bilhin mo yan. Wala kang nakuha in return doon. Nagkaroon ka na ng sapatos. So, ang ending, meron kang utang. Saan mo kukunin yung pambayan? Diba? Utang lang siya. But let's say, umutang ka ng pang down payment sa isang bahay. And then, yung bahay na yon pinarentahan mo. Yung pambayad doon sa yung bayad ng renta, pinambayad mo doon sa utang mo. So, you see? Yung utang mo, naging magandang utang siya. Kumikita siya. And at the same time, hindi ikaw yung nagbabayad. Yes. So, yung utang mo, totally out of your hands. So, safe ka dun. Yun yung mga investments. So, only use debit kung alam mo mababayaran mo or alam mong investment siya. Credit. Yun, yung credit, oo. Eto, hindi nyo pa alam to. Credit score naman is important, lalo kung naglo-loan ka. Like, for example, sabihin natin, kaka-start mo lang ng work, kaka-start mo lang ng job mo, gusto mo mag-loan agad ng 1 million plus or something, million na pera. Mahirap yun. Most of the time, hindi ka tatanggapin sa ganun. Kasi, ang mangyayari dyan, wala kang history ng credit eh. Hindi nila alam kung makakabayad ka or hindi. Kung nagbabayad ka ba. Oo, kung nagbabayad ka ba or hindi. Ganun. So, in order for you na makautang ka ng sa mas mababang interest or mas malaking halaga, kailangan itaas mo yung credit score mo. How do you increase your credit score? First, magkaroon ka ng credit card. Nakakatakot pero magkaroon ka ng credit card. Then next, gamitin mo yung credit card mo. So like for example, pupunta ka sa grocery, bibili ka ng mga grocery items. Imbis na bayaran mo gamit yung cash mo na meron ka, bayaran mo gamit credit card mo. So, parang nangutang ka, then bayaran mo agad. Bayaran mo agad gamit debit mo. Kasi, ang danger lang sa credit card, pag hindi mo nabayaran. Nag-pile up yun. Malaki ang interest ng credit card. Yun lang naman yung problem dun. Pero, yun nga, kasi minsan sa credit card, nakasulat dun yung parang minimum payment, minimum balance sa pwede mong bayaran a month. Minsan yung mga tao, binabayaran lang nila yung minimum. Pero, pag ganun kasi nangyari, nagkakaroon na interest yung remaining.
So, kailangan bayaran mo siya in full. Bayaran mo lahat yon para mawalan ka ng interest. So, sabihin natin na grocery ka, ibayad mo doon, tataas yung credit score mo. And pag tumaas yun, pwede ka na mangutang na ibang mga bagay. Actually, yun yung isa sa mga plano ko sa pag-start ng kung ano mang investment yung gusto ko. So, dapat aware lang tayo sa finances natin. Aware tayo sa loans. Discipline din talaga. Discipline, oo. Kahit sabihin mo meron kang 30K na panggasto sa credit, kung alam mong hindi mo siya mababayaran anytime or hindi mo siya mababayaran anytime soon or wala ka talagang pera panggastos nun and hindi siya good investment or hindi siya good utang, wag na. Yeah. Malulubog ka lang sa utang. Trust me, nakakatakot and nakaka-cause na matinding anxiety, doubts, and kung ano na pang masamang feeling ang utang. Trust me, nanggaling na kami doon. Masama ang utang pagdating sa part na ganun. Kaya takot ang Pilipino sa credit card dahil doon. Credit card, yeah. Yun. So, punta naman tayo sa... So, alam na natin credit, debit. Punta tayo sa investments. So, nasabi ko na investments, di ba? isa kasi sa maganda dito ay hindi ka naman habang buhay na mag-work. Di ba? Magre-retire tayo as someday. So, kailangan meron tayo investments. Ikaw, ano yung... when it comes to investments, ano yung naisip mo or ano yung pinaplan mo or ganun? Plan ko in the future yung mag-invest sa house. Alam mo yung ano, rent, parang ganun. In the future naman. So, yun yung bahala ko talagang pasukin. Yung bibila ko ng property tapos paparentahan. Yun lang naisip ko. Pwede din naman ano, pag may business ka, ganun. Investment din yun kasi syempre ayaw naman natin magtrabaho na lang dahil ano, gusto ko nga anit by 25 din ako magtatrabaho kasi parang imposible. Pero yun, pwede mo siyang ano, pwede mo namang i-goal kung kaya talaga. Pero yun yung sa akin, sa iyo. Anong sa iyo? Yun naman, investments, malaki din yung dating sa akin yan. Kasi tinuro sa atin to sa technopreneurship, di ba, ni Sir Ron. Yeah. Yun. So tinuro sa amin na dapat as a person, nagsa-start ka syempre sa employed, magkakaroon ka business, investments, magiging self-employed, ganon. And meron tayo tinatawag na active income and passive income. Yun. Uy, cash flow. Yes, true. Yun doon. So, active income is yung mga pinagtatrabahuhan mo na kinikita mo. So, nag-work ka, nagkaroon ka ng sweldo, active. Passive is kahit nakaupo ka lang ngayon, kumikita ka na. That is passive income. So, in order to have passive income, meron ka dapat investments. So, ang first general rule of thumb na natutunan ko, pag nagkaroon ka ng pera, don't spend it. Huwag mong gastusin agad. Instead, palaguin mo yung perang yon. Like, for example, meron kang 50,000. Ano gagawin mo? Bibili ka na ba agad? Or invest mo yung 50,000 na yon sa isang franchise, business, down payment, whatever, na mag-generate ng pera, sabihin natin, 700 monthly. Diba? Although 700 monthly lang yon, 700 monthly for the rest of your life yon. Diba? So, kikita ka for a long term mula sa 50,000 mo kaysa ginastos mo na yung 50,000. So, investment yon. So, that pinapalago mo. Ang rule of thumb na natutunan ko, kung ano yung makuha mong pera, hindi mo siya gagastosin agad. Instead, i-invest mo siya something na mag-generate ng pera na kailangan mo pambili ng gusto mo. Ganun dapat. Sabihin natin may gusto akong bilhin na phone na worth 5K, kailangan ko mag-invest ng pera na mag-generate ng 5K. Parang ganun lang yung rule of thumb doon. So ako, same as you, gusto ko magkaroon ng real estate na business. Kasi yun, passive income din yun. At the same time, meron ako mga tinatry na i-build na passive income. Me being an artist or photographer, tinatry ko magkaroon ng other channels of income. So diversifying na to the point na mawalan man ako ng trabaho, safe pa rin ako. Oh, so, yun yung goal. Yun. Kasi mahirap talaga pag nawalan ka ng trabaho, wala ka source of income. Like ngayong pandemic, di ba? Hirap. Mahirap. So, mula sa investments, punta tayo sa isa pang I, insurance. So, kasi kami, pagdating, ito marirealize nyo to, pagdating nyo ng, pag nag-work na kayo, working. Start na yan, may magme-message na sa'yo agad, insurance. Okay. Hindi naman bad thing yon, pero ang dami kasi nila na magme-message sa'yo about insurance. So, di namin sasabihin kung may insurance kami or wala, pero sinasabi namin sa inyo, madami magme-message sa inyo about insurance, for sure. Ikaw, insurance, ano masabi mo?
mahalaga kasi magkaroon ka ng insurance, True. lalo na ngayon health insurance talaga super kailangan. Parang ang laking tulong din kasi noon, lalo na ngayon pandemic, talagang malaking tulong. Yun, hindi ko kasi gano'ng wala ko gano'ng idea, pero yun. Pero yun. Yan, kasi yun nga, insurance kasi, yun yung parang money na sineset aside mo for your future. Like for example, yeah, life insurance, ganun, for your retirement yun. Nagtatabi ka ng pera na pinapalago ng company na yun or ng insurance company na yun to the point na pag-retire mo na hindi ka na nakakapag-work, meron kang pera na dumadating pa rin. Yun yung life insurance. May iba bang insurance? Pwede nyo pag-aralan yun. Meron naman yung sa St. Peter's insurance din yun. So, parang binabayaran mo na yung panglibing mo, yung lupa na ililibing ka, ganun. Insurance din yun. Parang pinaprepare mo lang early on in your life na nagsaset aside ka ng pera ngayon para magamit more in your future. Yun lang naman insurance. Para at any moment, anuman mangyari, insured ka, safe ka. Yun lang yun. May question me. Ah, kapag ba kapag, kunyari di ba yung insurance, so yung pension, dun ba yun kinukuha? Ang alam ko, yung SSS natin, dun din ang gagaling pension. Oh, okay. Pero meron din, insurance, life insurance. Yun yung mga sinasaya sa atin. Pag naghulog ka doon, after ilang years, meron mga plan na 15 years, lifetime, depende. Pagdating mo sa point na magre-retire ka na, doon ka kukuha ng pera. Insurance, yun. So, mula sa insurance, para maintindihan natin kung ano yung ibang insurance, punta tayo sa stocks. Na banggit mo kanina, di ba, Bitcoin. So, ano yung alam mo sa stocks? Actually, nung nag-Bitcoin ako, talagang lang yun. Wala ko ganong knowledge. Wala talaga akong knowledge doon. Parang naano lang ako kasi na, parang, marami kasi siya eh. Alam niyo yung coins.ph na app? Talagang madami doon. Madaming mga coins doon na pwede mong matutunan. Pero yung sa Bitcoin nga, ang ginagawa ko kasi doon, parang need mo siyang i-supervise. Parang meron kasing may time kasi na bababa, so may time na tataas. So talagang medyo mahirap siya, lalo na kapag lalo na yung kunyari, yung magiging equivalent ba niya. So yun, kaya tinigil ko rin siya. Sabi ko, kapag medyo na ako, dun ko aaralin. Kasi hindi ka pa pwedeng papasukan ng stock na wala kang alam. Kailangan alam mo yung papasukin mo. Kasi money yun eh. Para kang mag-gamble eh. May, kasi, parang hindi ka ma-assure na babalik sa'yo yung money na yun. So, dapat kapag papasok ka sa stock, hindi siya pwedeng, ito na yung last resort mo. Dapat parang extra money mo, yon. Yun yung para sa akin. Kapag dapat stock, hindi mo dapat last money yung ilalagay mo doon. Okay. Yun. So, yon. Principle pagdating sa pera, parang dami ko pera, no? Pero yun, kasi napag-aralan ko siya for the longest time. And yun yung naging frustration ko kasi, kaya alam ko itong mga bagay na to. Pagdating kasi sa pera, dapat hindi mo siya sinesave up sa piggy bank, sa coin purse or something, hindi mo lang iniipon lahat ng pera mo sa isang lugar. So, kung may emergency fund tayo na nag-handle ng lahat ng expenses natin na immediate pag nagkaroon ng emergency, hanggang doon lang yon. Pag na-reach mo na yung limit mo sa emergency fund, ilipat mo na yung mga susunod mong pera sa ibang bagay. Like for example, insurance, investment, what other things. So, kailangan diversified. By meaning of diversified, kasi di ba may common tayong phrase or quotation na don't put all your eggs in one basket. Di ba? Kasi pag nawala yon, wala ka ng itlog. Parang ganun. So, for example, sa isang bangko lang nakalagay savings mo, emergency fund mo, nandun din yung savings mo na iba pa. Nagsara yung bangko, wala ka ng pera. Diba? Yun yung true. So, dapat hindi lang nasa bangko. At the same time, hindi dapat nasa alkansya lang ang pera mo kasi may tatawag tayong inflation. Ang inflation ay kasi lumalaki ang value ng pera natin as time goes by, as the economy grows. So, kung mapapansin nyo, yung 1 pesos before, iba sa 1 pesos ngayon. Like, $1 before, iba sa $1 ngayon. Diba? Nag-iiba sila ng presyo. Kung may $1 ka na nakatago sa baul, tapos 50 years from now,
iba na yung presyo niya, mas maba, oh, 'di ba? Mas mababa or mas mataas na. So, kaya nilalagay siya sa bank or some other forms. The other form is stocks. Insurance, stocks, investment, kahit saan mo ilagay pera mo. Huwag mo lang ilagay sa banko. Pag may extra kang pera, pwede mo ilagay sa stocks or investments. Mag-invest ka ng other things. At the same time, nag-grow siya. And protected yung pera mo in the sense na pag bumaba or tumaas man ang halaga ng pera mo, hindi siya yung parang magiging stay put lang siya sa isang lugar. Yeah. Basta ganun, ganun yung ano nun, concept nun. Now, pagdating sa stocks, eto siya. Stock market kasi, minsan napapanood natin sa stocks, di ba yung ginagawa nila, bibili sila ng mababang stocks, bebenta ng pagmataas, which is hindi yun yung common misconception. May mga kumikita sa ganun. Yun yung instant money na sinasabi nila. Bibili nila pag mababa yung presyo, tapos ibebenta nila pag mataas na. Di ba? Ganun yung ginagawa sa Bitcoin eh. Nagmamine sila, di ba? Mga ganun. Oo, ganun. So, yun yung parang common misconception. Hindi nyo dapat ginagawa yung lagi. Unless expert kayo. Alam nyo kung ano mangyayari sa stock market. Huwag nyo gawin yun kung hindi kayo expert. Yung mga, yung mga talagang binuview nila yung, ano, yung pagtaas sa pagbaba ng stock. Oh, yung mga trading yun. Pero, kayo, kung gusto nyo maging involved sa stock market, hindi, huwag nyong isipin na instant money yun. Isipin nyo, long-term investment yun, like insurance. So, for example, maglagay ka na 5,000 pesos monthly, yearly, di ko pa alam yung specifics ng stocks. Pero mag-invest ka dun consistently, like for 30 years, sabi natin ganun, yung may ipon mo dun, bumaba man o tumaas ang presyo, malaki, pa malaki ang makukuha mo in return in the future. Oo. Sabihin natin, i-timing mo naman ang stock market. Bibili ka lang the moments na mababa. Sabihin natin, meron sa one month in every, ano, parang one day in every year. So, sabihin natin, for 30 years, parang nag-invest ka lang ng 5,000. So, may one, na-timingan mo lahat yun. Di ba? Parang, ang konti pa rin nun compared sa nag-invest ka consistently, whether high or low yung price. So, yun. Pag napunta ka sa dulo, mas malaki pa rin yung sa consistent kaysa tinatimingan mo yung market. And at the same time naman, maganda din na mababa yung stock market ngayon. Bili ka ng bili. Mas madami kang mabibiling stocks. And mas tatas value nun pag tumas yung economy. Yun yung maganda doon. Pero yun nga, ang key dyan, long-term investment ng stocks, hindi siya yung pang mabilisan. Huwag nyo nang isipin na kikita kayo ng mabilis. Walang mabilis ang pera. Kalimutan nyo na yung ganyan. So, dapat long-term lagi yung iniisip nyo. Like, in 30 years, saka ko siya makuha. Ganon. So, kaya sinasabi na dapat set aside nyo lang yung pera na yun. Yung parang sobrang pera, dun mo ilagay sa stocks. Yun. Ganon yun. So, yun. Masyado tayong technical. Punta naman tayo sa medyo chill lang tayo. Di ba? Chill. So, spending and leisure. Ano naman yung ano mo? Pagdating sa finances, ano yung ginagawa mo sa spending and leisure? Alam mo yan, kasi BGC peeps, alam mo na. Yes. Every month. Spending. Paano bang spending? Ano yung mga ginagastos mo? Ano yung leisure mo, ganun? Ano yung ako, ang thoughts mo doon? Ko, before, ang spending ko, milk tea. Lahat. lahat yung ginagastosan. Milk tea, damit, sapatos, samgyup. Kasi magagastos yung mga kaibigan ko. Gusto nila kumain lagi. So, yun yung mga gastos ko before. Ngayon naman, ang gastos ko na lang ngayon, bukod sa expenses, wala na gano'n eh. Pero dahil sa Shopee, talagang huwag kayo magpapadala sa Shopee yung mga 999, gano'n. Hindi naman sa inano. Laking tulong ng Shopee kapag may kailangan. Pero kapag ano, kapag hindi nyo naman kailangan, i-weigh nyo eh. Ang isa sa mga, I can't remember kung sino nagturo nito sa akin, pero natutunan ko to na kapag bibili ka, kailangan 10 times mo siyang nakita. 10 times mong nakita mo na yung isang bagay na yun. Kapag the 11, parang 11 times mo na siyang nakita, tapos gustong-gusto mo pa rin, doon mo na siya bibili. Mm. So, yun yung isa sa ano ko, sa mga natutunan ko. Hindi ko talaga malala sino nagsabi nun, pero yun. Yun yung sa akin naman. Yung ganun na ako mag-handle ngayon ng finances. Ako nice. Naman. Nag-evolve na siya. So, ako naman. So, ako, even nung time na nasa BGC kami nag-work before quarantine, yung parang every month ata may ganap kami, kakain, ganun.
Ang pera na ginagamit ko pang gastos doon, yung sinabi ko nga personal savings, na yun lang yung pang gastos ko, yung kung anong trip ko, dun, yun lang gagamitin ko. Yun lang, pag wala na ako pera, hindi ako makakasama sa kanila. Parang enjoy lang ako doon, pero di ako gagastos. Ganun discipline dapat. Pero yun nga, eto, especially sa age namin, 20s, ganun, eto yung maganda advice na nakuha ko kay Stephen Graham. Yun. Sa siyang self-made millionaire by the age of 27, 28. YouTuber siya, so search nyo na siya. Ang sabi niya na mas maganda na mabuhay kang parang broke, live broke in your 20s. Para pagdating ng 30s, you can live comfortably na. Kasi sa 20s, wala naman mag-iisip sa'yo na dapat successful ka na yun. Mas matindi yung pressure sa 30s, di ba? For sure yon. Na parang sa 30s, dapat may ganito na ako, may ganyan na ako, may ganun. May pressure na ganun mararamdaman kahit di pa kami umabot sa ganun point. Pero sa 20s kasi wala nag-expect sa'yo na, ay, may sariling bahay na dapat to, ganun. Oo, yon. So, i-take advantage mo yung ganun parang pressure na wala pa sa'yo. Mabuhay ka na broke. So, walang nag-excuse sa'yo, okay lang kahit nakatira ka sa maliit na apartment or nakatira ka pa sa magulang mo tapos yung kinakain mo lang yung sobrang konti, yung gastos mo sobrang konti, walang magsasabi sa'yo, ay, kawawa naman to. Mag-get sila, ay, 20 years old pa lang to. Ganun. Okay lang, sige, hayaan kita dyan. Pero pag 30, 40 ka na, parang magkakaroon ng pressure na, wala ka pa rin napupunta. Parang may ganung thought. So, yun nga. So, sa akin, ang philosophy ko pagdating doon, okay lang sa akin na mabuhay ako na parang broke ako, laging walang pera pag 20s. Basta alam ko in 30s, doon ako yung parang all out, yung kaya ko nang bilhin yung gusto kong bilhin. Pero for now, titiisin ko na wala muna. Na kung ano lang yung kaya ko. Ganon. And pagdating nga, ano yung sinabi mo kanina sa spending? Ano yung mga shinare mo? About sa dapat pagbibili ka. Ayun, yung bibili. Oo, yan. Ito naman, yung pagbibili ka. Is, ako, for the longest time, ako kasi, medyo konti lang yung sapatos ko. Either binigay lang sa akin, or binili ko. Yun, puro ganun lang. Meron ako isang sapatos na rubber shoes. Sag-iisa lang siya. Wala akong madami sapatos. Sag-iisa lang siya. Umabot siya sa point na butas-butas na siya. Sira-sira na siya. Wala na akong mabili. First month ko sa work, hindi pa kaya, tapos may budget ako, pero hindi siya pasok sa personal savings ko. So sabi ko, no muna. Nakita ko yung sapatos, no muna. Hindi muna ako bibili, even though kailangan ko na siya kasi wala na akong ibang sapatos. No muna, tiisin ko muna to. Tapos nakita ko yung sapatos sa yon. 3 months akong nag-isip kung bibili ako o hindi. 3 months. Ang reason dyan ay, kasi pag bumibili ka, nasa shopping ka, Lazada, Shopee, whatever, pag tumingin ka ng bagay tapos gusto mong bilhin, ang scientific reason dyan kasi pag nakita mo na or nabivisualize mo na makukuha mo yung something na gusto mo, nagre-release ng dopamine or yung parang happy chemicals sa utak mo na parang magpapasaya sa'yo. So, pag nakita mo yung isang bagay, binivisualize mo na sa'yo na matutuwa ka, kaya gusto mo siyang bilhin. By prolonging your decision time, anong nangyayari doon? Mas napag-iisipan mo kung worth it ba siya, kung want ba siya, need ba siya, kung essential ba siya sa'yo, kung kaya mo bang mabuhay ng ilang linggo, ilang buwan na wala yun, ganun. Doon mo marirealize na, kailangan ko ba talaga? Kailangan mo talaga. Oh, yun. Kailangan mo lang i-discipline sarili mo na kung gusto mo talaga isang bagay, i-prolong mo, mag-decision ka after days, after weeks. Doon mo marirealize na kailangan ko ba ito, hindi. Tapos pagdating sa leisure, wag kahit sinabi kong live broke in your 20s, wag mo din hayaan na parang di ka mag-enjoy. Oh, di ka na mag-enjoy, parang yung slave sa company naging slave sa pera, no? Hindi naman ganoon, yung parang gamitin mo 'yung pera mo para mag-enjoy ka a little. A little, hindi a lot. Hindi one day millionaire na may pera ka ubos agad. Mag-enjoy ka a little lang. Like for example, kung happiness ko nang bumili ng burger sa McDo, every once in a while, may achievement ako, sige, bili ako. Ganun lang. Ang reward mo na din kasi. Reward mo yung sarili mo. Huwag mong i-beat up yung sarili mo todo. Huwag mong i-deprive sarili mo. Bigyan mo na konting leeway. Pero huwag mong ubusin naman. Huwag kang one day millionaire. Oh, huwag kang one day millionaire. Nagawa ko na yun. Ang saya sa feeling one day. For 30 days, hindi. Second day, wala na. Oh. Broke ka na talaga. As in, literally broke. Oh.
Nung taghirap na ako nung pag-graduate ako ng college, grabe. May pera ako noon mula sa savings ko pag nakuha ko na eto gagastos ko for the week. Sige, live like a millionaire kahit mahirap na yung buhay. Tapos, ewan ko, napansin mo ba yon? Yung every pagpasok sa class, may dala ko milk tea, fruit tea, or something. Ganon. Hindi siya nakakatuwa. Feeling mo ang saya mo, pero ubos na pera mo, ganon. Hindi masaya. Ano ka lang? One day masaya, tapos the next day. One day masaya, tapos problemado ka na the whole time. Oh. True yun, true yun. Anyway, I think na-cover na natin all the topics. Na-cover na ata natin all the topics. So, yun nga, thank you so much guys for watching this video. I hope na may natutunan kayo. Comment down below kung ano yung gusto nyong ipag-usapan namin the next time. So, gagawa kami ng next video niyan for sure. Ikaw ba? Nag-enjoy ka ba sa ginawa natin? This is a pilot episode, by the way. Tsaka ano din, by listening din, natututo din ako. Hindi lang naman porket, ako lang yung nagsasabi. So, true. So, natututo din ako. So, yun, tatry namin magkaroon kami ng mga other people here para masasaya yung conversation. But let us know if you like this video at tignan natin kung magiging 1 hour ba to pag in-upload ko or not. But yeah, thanks so much for watching guys and tignan na lang natin. Comment down below kung anong masasabi nyo dito sa video na to. And catch you on the next episode. This has been Let's Catch Up. I'm Jobert and I'm Sheila. This is Let's Catch Up and we talked about work and finances and see you on the next one. Yeah. Bye! Bye.